hindi mo maiiwasan yung emotions. Lagi talagang meron yan. Pero para sa akin kasi suggestion lang ang emotion. Sinasuggest niya sa'yo. Gusto mo mong malungkot? Sinasayo naman yan. O, titake ko ba to? Hindi. Parang ganun. Or, nalulungkot ka, pero ginagawa mo pa rin yung shit mo. Pupush up ka habang malungkot, magre-record ka habang malungkot. Same lang yung gagawin mo, baga. Para sa akin yun, kung sino ang pinakasumusunod sa emotions niyo, matagal ka, mas maiiwan ka sa baba. Lagi mong sinusunod yung emotions mo. Kung ano-ano ang sabihin sa'yo nun eh. Diba? Hindi naman siya tama o mali. Kung ano-ano isasuggest sa'yo nun eh, diba? Kaya kung the more na sumusunod ka sa emotions mo, mas maiiwan ka sa baba. Parang gano'n. Kaya gawin nyo nilang tignan, lalo na sa ating mga lalaki. Kasi ang mga babae, tol, ano talaga yun sila eh? Emotional creatures yun sila eh. Emotions, lahat. So, kung grabe ka rin ka makinig sa emotions mo, ano ka? Oh, di ba? So, parang babae ka din, di ba? Parang gano'n. Kumbaga sa atin nga, bilang lalaki, kailangan kaya mo siyang hindi pakinggan eh. Doon ka nga matitesting eh. May mangyaring malungkot sa'yo, okay. Nararamdaman mo siya, pero attack pa rin, di ba? Parang kunyari, di ba mga militar? Sipin mo, namimiss naman talaga nila yung pamilya nila eh. Pero kailangan nila makipagbarilan para maprotektahan yung pamilya nila. Hindi nila pakikinggan yung nararamdaman nila. Kung pakikinggan nila yung nararamdaman nila, uwi sila. Pero hindi, kailangan nilang gawin yung ano eh. So doon matitesting din yung pagkalalaki, pagka-G mo, kaya mo bang hindi pakinggan yung nararamdaman mo? Am I right, Mr. Mendoza? Definitely right. Yeah, for sure. Hindi, tol, tama nga talaga yun. Actually nga, bukod dun sa emotions, pati thoughts, di ko rin pinapakinggan. I practice it na hindi siya pakinggan at hindi i-execute ko ano yung thoughts ko most of the time. Kasi nagiging distraction siya. Ang utak natin will never shut down. Kahit tulog ka, thoughts still, you know, go around your brain, you know, something like that. So most likely, pag pinakinggan mo yung thoughts mo palagi, mapupunta ka sa actions na towards pleasure. Kasi yung thoughts mo, most likely, gusto niya ng pleasurable things. Ah, diba? Pag bawa, tumambay ka, parang gusto ko ng something to eat or something ganito, something ganyan. Gusto ko manood ng ganito. Gusto ko tumambay, gusto kong ganyan. Yun talaga yung most of the time first, diba? Parang innate yun eh. So, huwag mo pakinggan. Para sa akin, parang nabasa ko, you set your goals. Okay. Start from there. Make a plan. So, ang gagawin mo lang, papakinggan mo lang kung ano plano mo. So, ano ba, plano ko today, magtrabaho ng 3 hours, ganito, whatever. Magboxing ng ganito, whatever. Pag halimbawa, tignan mo, nagme-medyas ka na, mag-workout ka na, eh, nag-IG ka bigla. Pinakinggan mo yung thoughts mo. Na-delay ka ng 30 minutes sa gym. Totoo. Nangyayari yun, di ba? Nangyayari talaga. Minado ako, nangyayari yun. Pero you need to practice na alisin yung mga ganong bagay. Parang stick sa to the plan, no? Stick parang isipin mo, tol, kung sniper ka, kasama ka sa sa isang operation. Tapos na-distract ka. Paano yung body mo nakikipagratratan doon, naka-umaasa sa'yo? Paano yun? So kasi pag comes wartime, hindi ka pala maasahan. Kasi bilis kang ma-distract eh. May dumaang sexy. Whoop! Nag-scope ka doon. Magbalik mo, wala na yung kasama mo. Paano yun? Diba? So parang everything, I look at everything as a matter of life and death. Parang ganun as a man. Diba? Parang life or death yung lahat eh. Lahat ng moves mo talaga. Kung tutusin, it all boils down to life or death eh. Magsusurvive ka ba o hindi? Kung mas maraming mas may powerful sa yung tao, nasa baba ka ng chain. Hindi ka agad, hindi ikaw yung mga top priority na mag-survive sa mundong to. Pero kung nakagawa ka ng paraan, maging importante ka, isa ka sa unang re-rescuein sa mundong to.